May aid ang nanay mo. Ay, nang gumuto ng nanay mo. Gato lang ganun siya na magbabayad tayo. So, payad na po. Nay? I know I've been difficult. No, frustrated ako kasi hindi nga kita makasaya kasi hindi kita mabigyan ng anak. Sabi ng doktor may pag-asa pa. Hindi tayo susuko. Gagawin ko lahat. Hilo ko. Ito yung pakapuntas na ako. Risk na. Mabuti na ako kung ganun. Handa kitang pakasalan. Patutunayan ko sa iyo na sapat ang pagmamahal ko sa iyo para sa ating dalawa. Congratulations. Sambal na babae magiging anak ninyo. Ano po ipapangalan natin sa kanila, Mrs.? Cara at Sarah. Hindi ko akalain na tatay na nga ako. O, tama na, Cara. Uy, kanino ba naman at ating gagamitin namin? Kundi yun sa inyo po. Di ba? Yung kay tatay. Paano nga ba kung malaman ni Antonio yung totoo at kunin niya yung dalawang bata? Hindi naman niya gagawin yun. May pamilya na yun. At kung sakasakali man, magkamataya na, hindi ko bibigay sa kanya mga bata. Sa atin ang mga batang ito. Hadi. Dok, kumusta baby namin? As you can see, mahina pa ang baby ninyo. Hindi pa fully developed ang lungs niya, kaya nahihirapan siyang huminga. Will she be alright? Don't worry. As long as she's here, we'll take good care of her. It's mommy. Hindi na ako makapaghintay na mayakap ka. Ang tagal namin na pinagpasan to sa Diyos. Please be strong for mommy. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka na. Mahal na mahal ka namin. Nandito lang kami ng daddy mo para sa iyo, ha? Stable na ang baby ninyo. Anytime, pwede nyo na siyang discharge. Talaga ho, Doc? Basta just don't miss out on her regular checkup and everything will be alright. Salamat, Doc. Ay, baby. Naku, finally, mauuwi ka na namin. I promise you, I will be the best mom in the world. Mabubuo na rin yung pamilya natin. Oh. Hi, I'm your mommy. That's your daddy. Hi, hello, baby. I still can't believe it. Nandito na si Sofia, nauwi na natin siya. I feel so complete. Lahat nalampasan na natin, Lucille. Salamat sa'yo. Hindi ka sumuko. Sofia? Sofia? Bakit ka namumula? Ha? Sofia, bakit ang init mo? Antonio? Bakit? Ano na nangyari? Parang kinukulbusyon yata siya. What's happening to her? Tara na. Dahil sa ospital, tara na. Doc, tulungan niyo kami! Doc, nurse, Doc, tulungan niyo kami! Sofia na dito. Tulungan ano po nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ilamay niya na po dito. Mayingit siya. Baby? Baby? Doc! Doc! Doc, tulungan niyo kami dito! Ano excuse me. Ano ba nangyari sa anak ko? Not reading. No pulse to. Gusto ko makapili yung anak ko sa dalila. Sandali, gusto ko malalo ko. Ano baby? Ano baby? I'm go back ready. I'm go back. Baby? Doc! Still no pulse, gawin niyo lahat. Gawin niyo. Do CPR, please. CPR. Bakit CPR? Ano nangyayari? Sofia! Sofia, anak na dito! Doc, negative po. Negative po. Do ang pabaging continue. Give epinephrine. Doc, ano nangyayari? Nurse, Sofia! Sofia! Maybe? Antonio, ano yun? Sofia, anak! Nandito ako! Monitor. Flatline po. Time of death, 10:40 a.m. Doc, ano yung sabihin ng time of death? Ano yun? I'm sorry. Ano, I'm sorry! Hindi! Ano, I'm sorry! Buhay ang anak ko! Hindi totoo yung sinasabi mo! Do something! Ano pang ginagawa nito? I'm sorry. Ano, I'm sorry! Gawin mo nga lahat ng magagawa mo! Nurse! Ano? Nurse! Ano na iiwan nyo? Sofia! Binibinyagan kita, Cara Suarez. Sara Suarez.
Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako iiyak. Umiyak ka lang, Lucille. Ilabas mo lahat ng sama na loob mo. Nandito lang ako. Hindi mo alam, Antonio, kung gaano kasakit. Yung maramdaman mo siyang mabuhay sa sinapukunan ko. Yung unti-unti siyang lumalaki sa tiyan ko. Bumubuo ng mga pangarap para sa kanya. Yung pakiramdam na nanawakan mo siya. Yung pala, hanggang to na na. Lucille, malalampasan natin to. Katulad lahat ng hirap na pinagdaanan natin. Wakas na pag-ibig ay di magbabago. Ayan na ako! Ayan na! Ayan na! Okay na? Okay, ako. Okay na. Mama! Okay. Mama, sino ako? Ikaw si Sara. Paano niyo po nalaman? Eh, nagpalit na po kami ng headband. Siyempre, nararamdaman ko sa puso ko kung sino si Sara at kung sino si Kara. Si nanay ako eh. Mana kundi sa Nina. Ako yata nagturo siya. Ang galing mo, Sara. Sigurado ako, ikaw yung mananalo sa declamation contest. Sigurado yun? Matagal ko yung nag-practice. Kahit tulog to si Sara, kaya niya mag-declamation eh. Ikaw. Bakit hindi mo subukan? Paturo ka sa kapatid mo para mabawasan yung pagiging mahihain mo. Ma, sa iba na lang po ako sasali. Sa poster making na lang po. Oh, dahil mag-drawing ka. Opo. Ay, magaling ka naman talaga mag-drawing eh. Tignan mo, ang kukulay. Eh, ito si Kara matalino eh. Ito si Sara, laging bagsak. Suwas, nagsalita naman yung walang bagsak oh. Joke lang, kuya. Naku, ewan ko sa'yo. Sa nakikita ko naman, you're both healthy. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Pero hindi na ako magkakaanak. Dahil tinanggal mo na yung uterus ko. Marami pa namang paraan para magkaanak kayo. We can do that through surrogacy. Ibang babae ang magdadala ng anak ninyo. Ibang eggs ang gagamitin nyo? O di hindi na akin yon. Hindi ako papayag na magkaroon ng ibang anak ang asawa ko sa ibang babae. Kahit anong proseso pa yan, kahit anong paraan pa yan, hindi ako papayag. We're just going through options. You can consider adoption. Just think about it. Adoption, hindi na sa atin yun. Ang gusto ko, Antonio, yung sarili nating dugo at sarili nating laman. Yun ang gusto ko. Lucille, kaya kong tanggapin na wala na. Mas importante ka sa akin. Hindi naman pwede habang buhay tayong dalawa lang. Dahil alam ko sooner or later, iiwan mo din ako. Maghahanap ka ng ibang babae, yung buo, yung di katulad ko.
Ayoko mangyari yun. Ilang beses kong sinabi sa'yo, hindi kita iiwan. Marami na tayong pinagdaanan na mas patindi pa dito. Malalagpasan natin to. Kahit anong mangyari, walang iwanan. Oh, baka mukhang nagkakasiyahan kayo dito, ha? Tama-tama, may pansit akong dala. Yay! May bago na akong trabaho. Pinasok ako ng isang drive-in ni Mayor. Doon sa negosyante sa malaking bahay. Wala si Tatay! Naghahanap sila ng labandera. Sabi ko ito na lang sana. Sana. Teka, lalagay ko. Sige. Ibig sabihin ba nung Papa, hindi na lang pansit yung pasalubong mo? Oo naman. Dadagdagan pa natin yan ng fried chicken, tsaka spaghetti. Teka, bigla naman yata ako nagutom doon. Uwi na nga kayo para makakain. Mukhang hindi naman kasya yung dalawang pansit. Marami pa. Maraming pansit yun. Ang lakas kumain ito ni Auntie, no? Hindi, tsaka hina pa ito rito, ha? Yan na, gutom na ako. Teka lamang, ito na ako. Eh, tabi mo na yan. Yan na, kain na. Balik na, anak, dali. Wow, pansit! Ma'am Lucille, marami pong salamat. Marami pong natutulungan itong foundation nyo sa pagpapagamot po sa mga bata. It's my lifelong mission. Magmula nung mamatay yung anak namin na si Sophia, naisip ko na walang magulang ang dapat makaranas ng sakit na naramdaman ko noon. Kaya gagawin ko ang lahat para makatulong ako. Napakabait niyo po talaga, Ma'am Lucille. Sana po lalo kayo pagpalain. Oh, Sarah. Saan ko pupunta? Sarap yung pinagawa mo. Sarap, no? Sarap. Lasok spaghetti na! Masarap naman itong pansit. Masarap nga. Kaya lang, paulit-ulit na lang tayo sa pansit. Gusto ko naman iba. Tikman mo, oh. Bali. Sarap, di ba? Talaga? Nagustuhan mo? Opo. Ano yan? Ay, oh, ano yan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Ayan po, oh. Baka po tumama lang po kanina sa hagdan. Okay lang po. Enjoy ka? Oo naman! Napapaligiran ako ng mga bata, Sophia. Pero walang makakapalit sa lugar mo sa puso ko. Siguro ngayon, nakakangiti na ako dahil kailangan ko lang maging malakas. Pero kahit kailan, hindi mawawala ang lungkot sa puso ko. Habang buhay ako mangungulila sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Pagkita po. 20 lang. Salamat po. Kamusta ang pagpapatingin mo sa doktor? Bumabas na yung resulta. Mababa bilang ng similya ko. Ako nga yung may problema. Hindi natin masusuntan yung kambal. Hindi na akong magkakaroon ng junior. Mahal na mahal kita. At walang makakapagpabago nun. Mahal na mahal din kita, Lord. Paalala mo nga sa akin, pag nagkapera tayo, bibili ko yung dalawang laruan. Ay, naku. Kung hindi naman importante, kailangan, huwag na. Sayang lang ang pera natin. Tignan mo naman yung laruan nila. Mukhang mas matanda pa sa kanila. Hindi yung maluma. Salamat, ha. Oh. Eh, kahit mahirap tong sitwasyon natin, kahit kailan, di naman kita narinig na magreklamo. Lalo na kung tungkol sa kambal. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng kailangan nila. Kahit gaano kahirap, ang mahalaga eh, nakakaraos tayo. So, nangako ako, di ba? Bibigay ko sa kanila lahat ng mga kailangan nila. Hindi sila tutulad sa atin. Hindi lang naman ikaw yung nangako. Siyempre, tutulong din ako. Basta nandiyan ang kambal talaga. Hindi tayo mapapago, di ba? Mahal kita, Laura. Mas mahal kita. Ano? Nakita ko yung itsura mo kapag nakikipaglaro ka sa mga bata. Ang saya-saya mo. You would have been a very good father to Sophia. Kung kasama lang natin siya ngayon, sigurado kong nakikipaglaro ka din sa kanya. Maaaring di tayo binihiyaan ng anak na galing sa atin. Pero hindi ba?
Ang dami natin tinuturing ng mga anak. Ang dayang batang natutulungan. At lahat yun sa pagsusumikap mo. Ikaw nagtayo nun. At ikaw nagpahirap. Tama ka. Pero sana natulungan ko yung anak natin. Alam mo, Lucille, kahit kaano ko gusto magkaanak, kung hindi naman siya pagkakalab sa atin ng Diyos, okay lang sa akin yun. Matatanggap ko yun. Sapat na sa akin na magkasama tayo. Kaya alisin mo yung takot sa puso mo. Lina. At tuloy na kayo, ha? Hinihintay na kayo ni Ma'am Hazel. Dilinis pa ako ng kotse. Sige. Diretso na kayo. Wow! Mama, ang ganda ng bahay nila, oh. Parang mansyon. O nga po, Mama. Sana kinto rin yung bahay natin, no? Pasok ko. Kanina pa kayo naantay ni Ma'am. Gandang araw po. Ganda. Uy, Sara, uy. Laki! Uy, Sara, huwag mahawakan yan. Baka mabasag. Saka na tayo bibili ng ganyan, ha? Pag bumunta tayo ng palengke. Pero sa ngayon, maglalaba muna si Nanay para may pambili tayo ng mansyon. Ay po. Ingatan mo yung labada, ha? Masisela ng damit ko. Opo, Ma'am. Huwali ka na, mga anak. Tulungan na po kita para makabili tayo ng ganyang mansyon. Matignan niyo, ang ganda! Sara, bitawan mo yan. Hindi na. Tignan ko lang naman po, eh. Hindi ka na rito. Ito ka lang. Huwag kang pupunta doon, ha? Ma! Tignan nyo! Ang ganda! Hoy, bata! Huwag mong hawakan yan. Mahal yan. Di mo yan kayang bilhin, no? Yabang. Tinitignan lang naman nila. Basta, don't touch my things. Kara, Sara, doon na nga kayo umupo, anak. Hintayin nyo si Mama dyan, ha? Sara, anong ginagawa mo? Naghahanap ako ng damit. Yung mas maganda kasi doon sa silbahing batang yun. Kaso wala akong mahanap na damit eh. Wala naman talaga tayong ganun eh. Diba sabi niyong batang yun, mahal yun? Hindi yung kayang bilhin ni Mama at Papa. Ba't kasi mahirap tayo eh? Sara, diba sabi ni Mama masama maingit sa iba? Eh, nakakainis eh. Ako, paglaki ko, yayaman ako. Tapos magpapagawa ko ng malaking-malaking bahay. Kesa doon sa salbahing batang yon. Tapos, bibili ako ng maraming-maraming damit. Tapos siya na yung maiinggit sa akin. Ito ba yung gusto mo? Oo, ganito nga. O yan, sa'yo na yan, ha. Drawing muna ngayon. Pero yan, magkakatotoo yan. Puro drawing ka naman, eh. Sara! Sara, may pasalubong kami sa'yo. Ano po yun? Ito! May bago ka ng damit para sa contest mo. Salamat po, Mama, Papa! Ah, Kara, ito po sa'yo. Ang ganda! Perno naman kayo. Ay, pareho na naman kami. Eh, hindi na naman sabay isusuot eh. Ganda, di ba? Opo. Salamat po, Mama, Papa! Kita mo, Sara? Sabi ko sa'yo eh, magkakatotoo yung drawing ko. Tignan mo ngayon, may bestida na tayo. Sabi ko sa'yo, may magic yung drawing ko. Ayan, bagay sa'yo yung kulay. Bagay na bagay. Thank you po. Hala, hindi ako nakapag-review. May test pa naman kami ngayon. Eh, bakit hindi ka nag-aaral? Kinabisado ko kasing declamation ko eh. Paano yun? Ang baba mo na nga, lalo ka pang babaksak. Alam ko na. Ano yun? Eh, kung magbalik kaya tayo. Hmm? Eh, masama yun. Dali na. Mabilis lang. Ayoko, ayoko. Natatakot ako. Duwag-duwag mo talaga? Hindi naman talaga nila tayo mapapansin. Tignan mo, magkamukha naman tayo eh. Sige ka, kapag ako bumaksak dito, babalik ako ng grade 1, tapos magagalit sa akin sina Mama, tapos magagalit rin ako sa'yo. Eh, Sara? Ika na! Sara, sandali lang! 16 divided by 4.
Raisa? 4, ma'am. Very good. Next, 20 divided by 4. Kara? 20 divided by 4? Aray! Ang sakit po ng tiyan ko! Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Opo, okay lang po ko. Pwede po ko lumabas? Okay, go ahead. Po, ah. Kayo natuto magsinungaling. Hindi nyo ba alam, pag nakasanayin nyo yan, sunod-sunod na kalokohan na matututunan nyo? Eh, gusto ko lang pong pumasa eh. Sara, huwag ka na sumagot. Sino ba nakaisip sa inyong dalawa na magpalit? Sagot! Mama. Magsisinungaling ka rin sa akin? Sagutin nyo ako. Sino ang nakaisip sa inyo na magpalit? Huwag nyong intay na lalo pa ako magalit. Si Sara po. Hindi po kasi siya nakapag-represent tayo sa contest. Bakit mo sinabi? Ikaw may pakana nito, Sara. Ba't kailangan mo idama yung kapatid mo? Ako na lang lagi. Pumayag naman siya eh. Kahit na. Ikaw ang pasimuno. Hindi na pwede sumahal sa contest na yan, ha? Hanggat hindi ka pumapasa sa subject mo. Maliwanag? Pero Papa, ako na yung pambato nila. Nakapag-practice na ako eh. Kaya nakalimutan mo mag-aral. Sana inisip mo muna yan, bago ka gumawa ng kalokohan. Maliwanag ba sinabi ko, Sara? Kara! 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 Kara!
Kara! Ngayong Miyerkules, this is my Lucinia ho, ang anak ninyo. Sa unti-unting pagbabago ng kanilang buhay, dito po ba talaga tayo titira? Sara, anak, konting tiis lang, ha? Magbabago na rin ba ang relasyon ni na Kara at Sara? Wala ko na ni Mama eh. Napit na ako. Kara! Mama, hindi niyo po ako napunood. Seriously? Si Kara nga po yung may sakit. Pero hindi po ibig sabihin nun. Hindi po ako nahihirapan. Doble Kara. Ah!